Tapos bumaligtad si Peter Joemel Advincula. Inireklamo siya ng cyber libel na may-ari ng Misibis Bay Resort na tinukoy sa ang totoong narcolist video na lugar kung saan umano nagpupulong ang isang sindikato ng droga. Damay din ang Facebook at YouTube sa reklamo. Wala pa raw pahayag dito ang YouTube. Sinusubukan namin kunin ang pahayag ng Facebook. Si Advincula, dati ng pabago-bago ng mga pahayag sa paglipas ng panahon. Nakatutok si Sergio Castillo. Ako nga pala si Bikoy. Hindi ko tunay na pangalan. Abril nang kumalat online ang mga video na pinamagatang ang totoong narcolist. Ang lalaking nagsasalita, nagpakilalang si Bikoy. At isa-isang itinawit ang mga taong malapit kay Pangulong Duterte sa kalakalan ng droga sa bansa. Mariing itinanggi ng mga inaakusahan ang alegasyon ni alyas Bikoy. Si Pangulong Duterte naman nagbanta pa sa kung sino mang nasa likod ng video. Human rights. San human rights. Kayo mga pag-black propaganda. Pati yung anak kong si Veronica, 14 years old, drug addict. May ipalabas ako. You just wait. Nitong Mayo, inaresto ng NDI Cybercrime Division si Rodel Jaime, ang sinasabing nasa likod ng website kung saan in-upload ang mga video ni alyas Bikoy. Pero sa eksklusibong panayam ng GMA News, iginiit ni Jaime na wala siyang kinalaman sa mga video ni Bikoy. Hindi po ako si Bikoy at wala po akong kinalaman doon. Wala rin po akong kinalaman doon po sa pag-upload. Reklamong inciting to sedition ang kinakaharap ngayon ni Jaime. Makalipas ang ilang araw, lumutang at dumulog sa opisina ng Integrated Bar of the Philippines o IBP si Peter Joemel Advincula. Siya raw si alyas Bikoy. Hanggat involved ang pamilya at malalapit na tao kay Pangulong Duterte sa drug syndicate, patuloy na babaha ng droga dito sa ating bayan. Matapos lumabas si Advincula, namukaan daw siya ng staff ni Senate President Tito Soto. Lumapit na raw kasi sa kanila si Advincula noon pang 2016. Pero ang inaakusahan niya noong sangkot sa sindikato ng droga, si dating Pangulong Noynoy Aquino at ilang mga opisyal ng kanyang administrasyon. Una, incredible yung mga kwento eh. No, like for example, I cannot imagine President Noynoy Aquino going to that underground safe house in Misibis with Secretary Rojas and Secretary De Lima and exchanging money and exchanging shabu. I cannot imagine that happening. On my part, I did due diligence. Kaya noong 2016, hindi ko pinatulan to. Medyo iniba lang niya ng konti script, iniba ang personalidad, ito naman ngayon. Definitely, the person is not credible at all. Ang PNP, diskumpiyado rin noon kay Advincula. This is how he lies, no? At remember, hindi siya bago siya nagbibigay ng information, he asked for money. Kasunod dito, apat na panibagong matrix ang inilabas ng Malacanang. Nakapaloob dito ang umano'y malawakang sabwatan para siraan ang Administrasyong Duterte at palakasin di umano ang senatorial candidates ng oposisyon. It appears from this diagram that the Liberal Party, the Magdalo, and the other groups indicated in the matrix are working hand in hand. Makalipas ang ilang linggo, bumaligtad na si Advincula at tinukoy na ang Liberal Party at si Senador Antonio Trillanes sa umano'y sabwatan para patalsikin si Pangulong Duterte. Bagay na kanilang itinatanggi. Cedric Castillo, nakatutok, 24 Oras.